puso sa mga sandaling ito. Makaparehan po natin ang hepe ng Amang Rodriguez Hospital, si Dr. Emmanuel Bueno. Doctor, sir, magandang hapon po. Welcome sa QRT. Pasensya na po kayo. Alam po naming busy kayo at nabigyan pa rin po kami ng pagkakataon para kayo ay makaparehan. Unang-una, sir, sinusubaybayan po ng ating mga kababayan, ng ating mga televiewers, kamusta na po yung lagay ng mga pasyente, mga kababayan nating biktima ng bus crash na isinugod po dito sa inyong pagamutan, sir? Okay. Unahin ko po muna ang para po may background po tayo. Go ahead, sir. Yung total po natin na pasyente na nakita na dito magmula po nung 2 days ago po ay nasa 35 na po. Doon sa 35 po ay 24 po ang lalaki at 11 po yung babae natin. Ang na-admit po doon sa 35 ay 18 po sa ngayon at 11 po doon ay lalaki, 7 po ay babae. Doon sa 35 po, 15 na po ang atin na-discharge. At isa po yung nailipat natin sa Rizal Medical Center na nagtamo siya ng cord injury. Ang dahilan naman po doon ay para po ma-decongest din natin yung hospital natin. Pangalawa po, andun po yung kanyang humahawak din ng kanyang cord injury na si Dr. Acosta. Okay. Then, mayroon po tayong isa na tinatawag na ER death po. O nung dumating sila dito at hindi po nagtagal, within 1 hour, siya po ay binawian po ng buhay. Okay, doctor. So doon po sa na-admit natin na nasa 18 ngayon, apat po yung naoperahan natin. No? Unahin ko po si Melendres na 18-year-old na male at saka si Quiñones po na nagtamo po ng liver injury. Okay. Ito po ay naoperahan sila hours after nung dumating po sila dito. Sinundan po siya na Barcelona yung mayroong head injury. Okay. Yung head injury po niya na na-expose po yung kaliwang mata at naka-expose din po ang kanyang frontal lobe ng left na brain at dumudugo po. But sa ngayon po, lahat po yung tatlong yon ay masasabi po natin na naitawid na po nila yung danger area nila. Okay. Sila po ay hindi na, ang si Barcelona wala na pong respirator at gising po siya. Si Melendres at saka si Quiñones po ay nagsisimula na pong kumain. Okay. Yung pang-apat po na babae, nagkaroon po siya ng hangin sa kanyang chest na nilagyan po natin ng tinatawag na chest tube. Hindi okay. Po sa dibdib, or dibdib yun, but hindi po sa puso. Liwanagin ko lang po. Isang tube na nilagay natin sa kanyang chest, sa kaliwa, para po mag-expand yung kanyang lungs. Okay. Siya po naman po ay kumakain at okay naman po siya sa ngayon. Yung ating inilipat po sa Rizal Medical Center, siya po ay si Vergara Ariel na 27-year-old male po. At okay naman po ang kanyang kalagayan, nakakausap po siya kanina bago natin po siya inilipat. All the rest po sa ngayon ay nasa ward at majority po sa kanila wala na pong dextrose. Sila po ay nagpapagaling na lang at pinapatuloy pa rin namin yung pag-oobserba sa kanila. Okay. Nagsimula na rin po kami kaninang umaga sa tulong po ng ating psychiatrist na si Dr. Gwen Marquez na mag-process po ng tinatawag nating psychological first aid. Bagamat hindi pa lahat ay nagko-consent na sila ay dadaan sa psychological first aid, pero kadamihan po ay nagbibigay po sila ng consent na sila po ay magpapa-process po sila. Yun po ang ating summary sa araw po na ito. Okay. Dr. Beno, bago ako dumako dito sa tinatawag nating psychological first aid, unang-una, Doctor, ilang araw na lang po sa inyong palagay magtatagal yung ating mga kababayang pasyente dito bago tuluyan nyo po silang palabasin dito po sa pagamutan, Doctor, sir? Yung apat po na naoperahan, siguro po, hindi naman po, siguro bababa sa 4-5 araw, nandito pa sila. Yung karamihan po na wala ng dextrose at nakaupo na, nakikipagkwentuhan na po, in a matter of 1 or 2 days, pwede na po silang i-discharge po. Okay. Doctor, nakausap nyo ba yung ilan sa mga mahal sa buhay, ilan po sa mga kaanak nitong mga biktima? Ano po ang kanilang masasabi tungkol sa napakagandang development pagdating po sa health condition ng mga biktima, sir? Yung mga bantay po nila ay kundi ho magulang ay kapatid. At palagi naman po namin silang kinakausap. Kasama po yan dahil bagamat hindi po sila nung na-involve sa aksidente, sila po ay siyempre may dinadanas din psychologically. Okay. At kasama po din namin yan sa parte ng aming pag-ano sa kanila. At natutuwa naman po sila sa development at paggaling ng kanilang mga pasyente. Dr. Beno, may we ask, sir, ano ba ibig sabihin itong psychological first aid? Iba ho sa aming pandinig. Baka pwedeng kayo na ho magpaliwanag sa ating mga taga-subaybay, sir. Bagamat hindi po ako psychiatrist, ito po ay pagpoproseso ng isang
tao na nakadanas ng trauma o yung kagaya ng pagka-aksidente na yan. No, kailangan po kasi may makausap siya na marunong ipoproseso yung kanyang takot, ganyan po, para po maibalik po niya ang sarili niya sa normal na paraan. Gaano kahalaga, Dr. Bueno, yung ganitong klase ng proseso para sa mga biktimang gaya po ng mga naka-admit dito sa Amang Rodriguez Hospital, sir? I would say, very important yan, no? Sa dami po ng aking dinaanan na rin na disaster, ako po kasi nagre-responde, international at saka local, kasama po yan sa team ko na umaalis at nagpo-proseso talaga ng mga pasyente natin, besides doon sa mga injuries nila, yung psychological aspect po. Dr. Bueno, balikan ko lamang yung kalagay ng mga pasyente. Karamihan po sa mga na-admit dito sa inyong paggamutan, anong klaseng mga injury, anong klaseng mga sugat ang tinamo doon po sa aksidente na yun, sir? Doon sa abdominal injuries po, at saka chest injury po, at saka yung head injury, mayroon po silang mga gasgas sa mukha, sa katawan. May mga 3-4 na mayroong bali po sa kamay. At ang pinakagrabe na bali po ay yun sa spinal column niya na nagkaroon po siya ng cord injury na tinatawag. So marami yung mga soft tissue injuries, yung tinatawag po nating contusion o bugbog po, yung abrasion o yung mga gasgas na dumugo, not necessarily na malalaking sugat. Okay. Dr. Bueno, hindi naman natin primary task yung mag-imbestiga, pero nakapagkwento po ba itong mga pasyente na ito sa inyo, sa mga doktor ninyo, kung nasan po sila sa loob ng bus nung mangyari po yung aksidente at ganun ho ang kanila sinapit, sir? Yung isang lalaki po ay alam niya na babangga na siya. So babangga sila. So ang sabi niya, hinanda ko na sarili ko. Nag-cover ako, tinaas ko yung mga paa ko, nagbaluktot siya hanggang sa tumama na sila. Yung isang babae naman, pinilit niyang sumailalim. And okay naman, sumailalim sa upuan and she's alive and minor lang po ang kanyang mga injuries. Okay. Hanggang doon lang po ang ikukwento nila. Okay. Dr. Bueno, mula po sa pamunuan ng Amang Rodriguez Hospital, mensahe niyo po sa mga mahal sa buhay nitong mga biktima ng mga pasyente ng Tanay bus crash, sir. Go ahead, okay. Please. Ako po ay nagtatrabaho sa ilalim po ng direction po ng ating mahal na Secretary ng Health at nagpapa-update po sila at nagbibigay po sila ng kanilang utos kung ano ang gagawin po natin dito. At ang sinabi po nila na do everything, let us give everything at provide everything na may gagawa natin. Suportahan natin sila. Yan po ang ipinagbilin ng ating Secretary of Health at saka yung mga kasamahan po niya. So siguro next week, Dr. Bueno, tama ko. Sila ko yung mapapalabas na dito sa ospital. Tama po kayo. Tama po kayo. Mga kapuso, ang medical director ng Amang Rodriguez Hospital, si Dr. Emmanuel Bueno mula po dito sa Amang Rodriguez Hospital. Sir, maraming salamat sa oras nyo. You're welcome, sir.